Magandang buhay! Ako na naman ito, si Teacher Janet. Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa kung paano paggalawin ang mga image sa ating PowerPoint presentation o sa slides para makagawa tayo ng isang napakagandang video lesson. Tara, gawin na natin! Una po ay mag-open tayo ng ating PowerPoint presentation. Pindutin po ang blank presentation. Hanapin ang layout, pindutin ang blank. Sunod po ay i-format po natin ito gamit lamang ang ating right click lang po sa ating mousepad. Yan po. At i-click po ang guardian fill. Kung ayaw niya, pwede rin naman po ng picture texture. Ayan. Mas maganda po ang picture texture para po smooth ang ating mga pictures na ilalagay. So, ngayon po ay mag-insert tayo ng picture. Since wala po ako na-download na picture mula sa Google, pwede na nga po tayo mag-download ng online pictures mismo na rito sa ating PowerPoint. Pero siguraduhin lang po na ang mga images na ina-download natin ay no copyright po, ha? Para hindi po tayo magkaroon ng problema. Kasi kapag no copyright po ang ating gagamitin, pwede po natin yan gamitin sa kahit na anong purpose na gusto natin, na hindi tayo magkakaroon ng problema. So, ang aking hahanapin ngayon ay under the sea background. Ayan. Nakita niya po. Ito. Ito ang napili ko. Makikita po ninyo, lumabas ito na medyo maliit lang, pero meron po dito design ideas na pwede ninyong magamit. So, click lang nyo po yan para matikman yan ay mapupuno na yung mismong slide ninyo. So, sunod ay magda-download ako ng fish. Siyempre, dahil under the seat po, kailangan may fish. At hindi lang basta isa. Dapat medyo marami sila. So, fish. No, copyright lagi. Huwag kakalimutan. Mas maganda kung clip art lang po. Para hindi na kayo mag-edit-edit ng mga background niya. Ito po. Ayan, napili ko ito. Maglagay pa po. Lita muna natin. Tapos maglagay pa po tayo. Iba naman. Ibang fish naman. So, pili po ulit tayo ng ibang design. O, ito naman, o. Magmamaganda siya, o. Siguraduhin po na mas maganda po kung transparent yung makuha nyo. Kung hindi naman, pwede naman po natin tanggalin ang background niyan. Ang matitira lang po ito. Gamit lamang ang remove background. Tsaga-tsaga lang po. Pero kung white lang po ang background niya, pwede po tayo sa color at pindutin niyo po yung set transparent color. Tapos i-click niyo po yung part na gusto niyo tanggalan ng background. Automatic na po yan. Ito po matitira. Yun nga lang, difference, may kaunting white sa gilid. Yeah, may lining. Hindi kagaya kung remove background, talagang mawawala po yung background. Medyo tiyaga nga lang. Pero maganda naman po ang kalalabasan. Siya. Copy paste lang po. So, ganun din. Ayan. So, meron na po tayong isda. May apat na isda na po tayo ngayon. Gusto natin paggalawin ang apat na isda na to. Ayan. Eh, magsasalubong naman ito. Kaya ayusin po natin. Para hindi naman sila magkabungguan. Medyo litan po natin at medyo masikip ang ating aquarium.
po. So maraming paraan para paggalawin po ang ating isda. Una, kung gusto ninyo nagbumove-move lang siya, gusto niyo pa yung nagbumove-move lang at hindi mapupunta kung saan, pindutin lang po natin ang titer. Tingnan niyo po ah. Yan na siya. Nakita niyo po? Kumilos-kilos lang siya. Pero ang ituturo ko po sa inyo ay kung paano mapunta itong si fish dito sa kabilang gilid. Yan po ang ituturo ni Teacher Janet ngayon. So, i-back lang po natin. So, simulan na po natin. Yan. Yan. So, una po, tignan natin ito. Pindutin ang animation. Sunod ay pindutin po hanapin ang arrow down lang, hanapin natin ang custom path. Sa custom path po kasi dito po natin isiset kung sampung natin siya gustong pumunta. So, double click, hold, and kung gusto yung nagwe-wave, pwede po papunta po rito. Then double click po ulit. Tingnan nyo. Nakita nyo po? Sige, sunod naman syempre natin ay pindutin ang animation pane. Sa animation pane po ay i-double click lang po natin ito. Lalabas po ang custom path. Ayan. And then pindutin ang timing, hanapin ang repeat, dun po tayo sa until end of slide. Okay natin. Gusto natin mabagal, isda naman niya. So, pwede po natin itong dagdagan. Gawin natin 4 kung gusto niyo po. Ayan. Tingnan po natin kung anong, paano ang andar niya. Ayan. O, ang ating fish. Ayan po. Next. Ang easy ha. Pero dapat ito, dito naman sa start, lagi niyo huwag kakalimutan ang with previous. Kasi ang gusto natin ay sabay-sabay silang lumangoy. Susunod natin ito. Again, dito po tayo sa custom path. Once na nagpindot na po kasi kayo ng isang beses, nag-set na kayo, dire-diretso na po yan. Hindi na kayo mahihirapan pa. Tingnan natin. Yan. Ngayon, i-double click kasi isa lang siya, oh. Isang bar lang. So, doon gusto natin yung medyo mahaba-haba. So, pindutin natin. Hanapin uli natin ang repeat. And until end of slide. Again, kung dito kanina ay 4, dapat ganoon din po dito. 4 din dapat. Pattern. Sunod. Huwag kakalimutan ng start with previews. And then this one. Dahil sabay-sabay naman po. Pero kung gusto nyo po, mauuna si fish A. So, si fish B. Pag pinindot po ninyo dito sa ating start, hanapin nyo po after previews. Para po, ang unang fish ay with previews, sunod ng mga fish na ay after previews. Para po sunod-sunod ang inyong, ang kanilang pagkalaw. Okay, sunod po, ito pong ating pangatlo. Again, hanapin natin ang custom path. Double click, hold, then wave, and double click. Paulit, simple lang po, ulit-ulitin lang po natin ang ating gagawin, timings, repeat, end of slide, click OK, sunod ang ating with previews, 4, sunod po natin, ito naman, hanapin uli sa animation ang custom path. Ayan, double click, hold, then wave, tapos double click. Ayan, then double click lang po natin uli dito sa may animation pane. Hanapin natin ang timing, repeat until end of slide, click OK. Sunod, start with previews, going 4. Okay. Ngayon, gusto po nating makita na lahat ito. Dito po tayo pupunta.
ginanap po natin. Nakita niyo po ang mga fish? Umandar! Oh, ang ganda! Di po ba nagkaroon na tayo ng sarili nating aquarium? So easy! Oh, di ba? Ang ganda-gandang gawin. Ang dali-dali lang po. Yan. Yan, nagkaroon na tayo ng aquarium. So, ang gagawin lang po natin para hindi ito mawala ay i-save. File. Save as. Siyempre, browse. Para ma-save po natin kung saan gusto natin. So, videos ako. Lagyan ko pangalan. Under the sea. And then, i-save po as video. Save. Ganun lang po kasimple yan. At hintayin nyo lang po dito sa bandang ibaba, creating video under the sea, para po ma-save ito ng bonggam-bonggam-bongga. Ayan, na-save na po yan. Tignan po natin. X na po natin ito. Kasi ito po yung ating presentation. Huwag na ito. Dalang purpose lang naman po natin ay ating under the sea. So, tignan po natin kung nandito na ba siya. Sa video. Ito po. Play. Oh, ang cute ng ating mga fish da. Paulit-ulit ang ating mga fish da. Ayan lang po kasimple, mga ma'am and sir. Sana po ay may napulot po kayo sa akin. Yan po, nagtatapos ang ating lesson para sa araw na ito. Kung nagustuhan niyo po ang aking ginawang video tutorial, pakiclick lang po ang like button at mag-subscribe sa akin. At pakiclick din po ang notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong videos na aking i-upload. Maraming salamat po. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod kong video. Paalam!